Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi ko na dapat sila isama sa kung ano pa mang panganib ang pupuntahan ko. Dito na dapat matapos ang pagdamay ko sa kanila. Nagkasundo si Madam Lily at Don Ignacio sa business proposal ni Madam Lily na ayon kay Don Ignacio ay hindi lang drug lab ang itatayo doon, kundi magsisilbing bodega rin ito ng droga. Dahil sakop ni Don Ignacio ang buong norte at walang problema sila sa security doon. Maya ng konti ay dumating si Renato at Arturo na nagulat itong si Lily Hidalgo nang nalaman na magkaibigan pala itong si Arturo at Don Ignacio. At inimbitahan rin ni Renato si Don Ignacio na magkita sila sa susunod na pagkakataon na may maraming bagay na gustong talakayin itong si Renato kay Don Ignacio. Pero dahil malayo-layo pa ang biyahe pabalik ng norte, ay umuna nang umalis itong si Don Ignacio. Pagkaalis ni Don Ignacio ay nagkainitan ang tatlo dahil ayon kay Lily na inaagaw ni Renato itong si Don Ignacio. Nadagdag ni Lily, laro ni Renato at Arturo ang mang-aagaw. At pinapaalis ni Renato si Lily na isang talunan raw. At sa gitna ng mainit na palitan ng maanghang na salita ay nagkatutukan ng baril ang mga security ng bawat panig. At hinamo ni Lily si Renato na magpatayan na sila. At kailangan pang sumigaw ni Renato sa mga tauhan ito para sundin siya na ibaba ang kanilang mga baril. Samantala, papauwi na si Don Ignacio ay natutuwa naman ito dahil nasa panig niya na yata ito ang First Lady. Maya ng konti ay tumawag si Madam Lily upang ikumpirma ang napagkasunduan nila. Dahil sa nalaman na magkaibigan pala itong si Don Ignacio at saka si Arturo. Pero ayon kay Don Ignacio, alam nito ang pagdadawit ni Renato sa kay Jacob. At dagdag ni Don Ignacio ay ayaw niyang makipag-alyansa sa may batik na para sa proteksyon rin sa mga negosyo nito. Samantala, doon kina Renato ay halos hindi makapaniwala na magkakilala si Arturo at saka si Don Ignacio. At itong mismo si Arturo ang nagdala ng mga tauhan na gumamit ng dahas para makuha ang lupain sa mga magsasaka na ayon kay Renato, panahon na siguro para singilin ang utang si Don Ignacio na gagamitin rin ni Renato si Don Ignacio sa kanyang kandidatura sa Norte sa pamamagitan ni Arturo Padua. At gagamitin rin nila si Don Ignacio para tugisin si Cardo Dalisay. At dumating na rin si Bernice na pinag-usapan ang pangungulit ng mga media na dalawang opsyon ang gagawin nila. Ililigpit ang makukulit na media o imbitahan at bibilhin ng pera para magiging kakampi ang mga ito. At ang isa pa ayon sa kay Bernice ay makakatulong sa kandidatura ni Renato na mismo ang presidente ang mag-iendorso dito kay Renato Hipolito na walang iba na presidente na peke na si Mariano. Samantala, binigay na ni Winston ang listahan ng mga drug cartel o drug syndicate sa utos ni Lito Valmoria dito sa mga black ops. At ito is listahan ng mga sindikato na hindi konektado kina Lito Valmoria at saka kay Lily Hidalgo. At nagulat ang mga black ops na maraming tao at nasa matataas na posisyon pa sa pamalaan ang iba. Nasaan ni Major De Vela na siya mismo ang humingi ng listahan sa kay Lito Valmoria para bumango ang pangalan nila. At iniutos ni Major De Vela dito sa kay Alcantaran ipagpatuloy ang pagmonitor sa 20 billion drug transaction para maparamdam kay Lito Valmoria ang kanilang suporta dahil maging malaking pera at pabor ang mapupunta rin sa kanila kapag magtagumpay ang transaksyon. Samantala, nagkakalat na ang mga tauhan ni Lily at saka ni Lito na mismo isa-isa ang tinatanong ang mga nagdadaan ng mga tao kung nakita ang tatlo, Ambo, Elizabeth at President Oscar. Habang sila, Ambo at Elizabeth naman ay lumabas sa bakuran nila Mang Donato para manguha ng gulay na lulutuin nila. At si President Oscar ay may ibang balak na para hindi madawit sila Ambo ay aalis na ito at iwanan ang dalawa. At ito ang tamang pagkakataon na nasa labas sila Ambo at Elizabeth. Kaya pagbalik ng dalawa, Ambo at Elizabeth ay nagtataka dahil hindi na nila makita si Presidente Oscar Hidalgo.
Magtagumpay kaya si President Oscar Hidalgo na makarating sa Norte na hindi siya makikita ng mga tauhan ni Lily at Renato Hipolito? Abangan ang susunod na mga episode dito sa Ang Probinsyano at hindi ako magsasawang magpapasalamat sa inyo sa patuloy na panunood at suporta sa aking channel. Mabuhay! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video.